po tayo. Si Kristo ay muling nabuhay, naik sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, naik sa kamatayan. Kaya't di na, kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sa mayo rin. Sinasama po natin sa ating banal na pagdiriwang ang lahat ng inyong mga intensyon, petisyon, mga dasal mula sa kaibuturan ng inyong puso. At hindi lamang dito sa loob at labas ng simbahan, pati ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa ating mga kapwa deboto na galing pa sa ibang mga bansa na kasama natin sa diwa. Sila'y kahit na nasa ibang kontinente sila, kahit na nasa ibang oras sila, kaisa natin sila. Totoo ang kanilang mga hinihiling. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi na huwag magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo po. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsa'y lumindol ng napakalakas, anupat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo.
Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpapakamatay, akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga tao at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasin ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buong sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinaman niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko sa iyo nang galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat, sa harap ng mga anghel, pupurin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Iyong mga pangako mo, ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di ko kupas, at ang sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Tatayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta.
At ngayon sabihin ko na sa inyo, natigib kayo sa kalungkutan, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya'y sa kanyang patutunay sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang matuwid, kung ano ang kahatulan. Mali sila sa tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na niyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya. Pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Marami ang nagtatanong sa akin, bakit hindi ka na nagmimisa alas 6 ng umaga? Ang sagot po, kasama ko po ang mga pari, ilang pari sa Quiapo, kasamang ating mga hijos del Nazareno. Pumunto po kami peregrinasyon sa banal na lupain sa Israel upang ihatid at ipagkatiwala ang replikang imahe ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At isinaalang-alang po namin kayo. Binigyan po kami ng, sapagkat hindi po kami karapat-dapat, ng honor, ng pribileyo, ng napakayamang biyaya mismo sapagkat nasa panahon tayo ng pagkabuhay. Mismo sa simbahan ng Santo Sepulcro, mismo doon sa libingan ni Jesus at kung saan siya'y muling nabuhay. Nakapagmisa po ako. Ako po yung punong tagapagdiwang. Kasama ko mga pari, mga madre, ating anim na representante ng Hijos del Nazareno at mga kababayan nating Pilipino na nagtatrabaho sa Israel. At kahit di kayo makasama ang inyong mga hinihiling, sabi ko, kaya minsan kasi katulad ninyo nagsisimba, araw-araw naman kayo nagsisimba, araw-araw kayong tumutulong, ako araw-araw naman ako nagmimisa. Pero siyempre, kung nandoon ka, ito ang lugar. Kung hindi ka ba, kailangan yung... Sapagat hindi ka karapat dapat, parang tinawag ka, bakit ako Panginoon? Instrumento lamang ako upang ipadala ang inyong pinakamalalim na kahilingan. Katulad ninyo, nakarinig kami ng mga kami kasama ko kagabi, mga iyos, ang mga paghihirap, mga pagtitiis sa maraming mahabang dekada, alang-alang sa pamilya ng ating mga kababayan sa Israel. Haba pa. Sige, tuloy na. Yun po. Ating unang pagbasa, kasi papatapos na tayo. Yung 40 araw ng pagkabuhay matatapos na sa Huwebes. Kung magbibilang ka, sapagkat naman yung asensyon, pinagdiriwang natin sa Linggo. Pero yung 40 araw na si Jesus
sapagkat ang kanyang pag-akyat sa langit sa Huwebes na. Yun ang lumang kalendaryo. Si San Pablo, tinatanong, pinapalagana pa mabuting balita tungkol kay Jesus ng muling nabuhay. Naniniwala ba kayo? Hindi lang ito nangyari noon-noon pa. Sabi ng nagbalik loob, ako at ang pamilya ko, ako at ang bayang at ang sambahayan ko, magiging Kristiyano. Ang tanong para sa atin, matagal na yan, Father. Ikaw ba? Ang mga mahal mo sa buhay, inihanda mo na ba sila? Yan. Sinabi, ako po at ang buong bahay ko, hindi lamang ilang mga miyembro na mga mababait ang tagsisimba, hindi. Buo, kumpleto. At yan po yung hamon ng unang pagbasa at sa, gaya nga na sinabi ko, Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ang kasi aalis na ako. Aakit na ako sa Ama. Kailangan ito. Bakit? Upang tapos na ako. Upang ang ikatlong persona ng Espiritu Santo bababa sa inyo. Ang Parakletos, ang Patnubay ay bababa sa inyo. Yan ang mahalaga. Pagnilayan po natin ito. Ako'y muling nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi ako karapat dapat. Hindi ko akalain. Hindi lahat ng pumupunta sa pilgrimage sa Holy Land ay nabibigyan ng ganung biyaya. Ito'y dahil sa poong Jesus Nazareno. Yung iba makasama ko, hindi lamang unang beses pumunta ng Israel, unang beses na makalabas ng bansa. At maraming mga mayayaman na may kaya, na may pera, na nakakapunta sa pilgrimage, pero hindi sila hanggang hindi sila nakadalo ng misa sa loob mismo. Doon sa maliit na lugar kung saan muling nabuhay ang Panginoon hanggang malayong distansya lamang sila. At dahil sa kapal ng tao, bilis. Yan. Hanggang doon na lang sila, hanggang doon. Yun. Ito. Kaya, para bang katulad kami nila, Pedro, sinasabi na sa amin, totoong muling nabuhay ang Panginoon. Parang kung kayo, pakatulad kayo ni Tomas. Ha? Saga? Sige nga. No. Pero kami, totoo, muling nabuhay ang Panginoon. Na ako hanggang ngayon, hindi pa ako, natatauhan pa ako. Sige, hahaba na. Sige po. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa, isabuhay natin na tayo'y bayan ng muling nabuhay na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, bago umakyat sa langit, ipinangako sa akin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya. Tugon po natin, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga kaparian naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro naway maging mga buhay na halimbawa
ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atin nawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa mga matatanda, mga nangungulila, at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makamuhay kami na may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Nilingangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mo kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagib sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bagayang pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kat iniaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Yesu Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo, kahilingan nyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladanan ng mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala ng mga pangal sa binyag na ikaw, ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.